video na para sa'yo. Oh guys, welcome back to my channel. For this video, pag-uusapan natin ang numbers analogy. So, dito, merong katanungan. 14 is to 98 as 2, 4 is to blank. Yan. So guys, kung sa civil service examination o anumang examination, kung makikita nyo, ito, yung apat na ganyan, dalawang, ano yan, colon, numbers analogy yan. Kasi baka yung iba, iisipin agad, pag ganito yung nakuha, ay katanungan, ratio and proportion. Pag ratio and proportion po, karamiwang ginagamit, equals, no? Pren ko yan. Yun. Kung tatanungin nyo ko, yung numbers analogy ba, related sa ratio and proportion, ang sagot po doon, ang numbers analogy po ay pwede nyong i-apply lagi sa ratio and proportion. Ngunit, yung ratio and proportion po ay hindi nyo pwedeng i-apply lagi sa numbers analogy. No? Kung tatanungin nyo po ako kung ano po yung definition yan, ay hindi ko po alam. Pero, ang pagkakaintindi ko po dyan ay ang numbers analogy ay kung dapat maisip mo yung pattern doon sa sequence or sa katanungang ibinigay sa'yo. So, dito meron tayong gantong katanungan. Kung sa una mong tingin, ang makikita mo dito ay pwede mong gamitan ng ratio and proportion, no? Kasi lahat naman nagmamadali sa civil service examination. So, itry natin ngayon. 14 is to 98 as to 4 is to blank. Kung ratio and proportion yan, lahat tayo mag-a-agree na ang sagot dyan ay 28. Bakit po? Kung di nyo pa po alam mga ratio and proportion, pumunta lang po kayo sa channel ko. Meron po tayong tips and tutorial doon. Kung hindi ko pa po na-upload, pwede nyo pong hintayin. I-hit nyo po yung notification bell and subscribe para maging updated kayo kung na-upload ko na yung video. So, moving forward, no, lahat tayo mag-agree na 28 ang sagot dyan kung ratio and proportion. Pero, check natin yung choices. Uy, merong bang 28? Wala. So, dun pa lang, ang ibig sabihin niyan, hindi yan ratio and proportion. So, pag sa numbers analogy po, ang technique dyan ay ihahanda mo yung four basic yan, fundamental operation. Delete ko muna yan. Minus lagay natin dyan. Times and divide. So, ibig sabihin, ano ba yung gagawin mo sa 14 para maging 98? Ayun po yung katanungan dun, no? Paano magiging 98 si 14? De, plus muna. Dun muna tayo sa plus. Anong ipa-plus mo kay 14 para maging 98? 14 plus blank. No? Diba, 74? Diba yan? 74? Tama ba? Hindi, no? 74, 84 pala, di ba? 14 plus 84 equals 98. Yun. Ngayon, i-apply natin kay dito sa susunod nating ano. Dito sa 4 is to blank. Oh, si 4, pag dinagdagan mo ba ng 98 ay ng 84, ano magiging sagot? 88. Then, after nyan, lagi kang titingin sa choices. Oops, may 88? Uy, wala. So, hindi ito yung hinahanap natin na pattern. Next naman, punta naman tayo sa subtraction. 14. Anong iba minus mo sa 14 para maging 98? Sa tingin, parang ano no, kasi mas malaki yung 98. So, pwede nating ilagay na negative 84. No, rules of integers. No, pag minus mo,
ito ay minus, magiging positive siya. So, parang naging plus, 14 plus 84, 98. So, same as dito, yan, magiging ganito rin yan. Ang magiging sagot, 14 minus negative 84 equals 88 pa rin. So, hindi. Ngayon sa times, ito no, 14. Anong ito times mo kay 14 para maging 98? 7. Diba? Equals 98. Ay, 98. Yan, 98. Oh, ngayon, i-apply rin natin dito. 4 times 7 equals 28. So, parang ito yung ratio and proportion pag sa ito naman. Divide naman. So, wala rin sa choices, no? So, move. 14. Anong i-divide mo kay 14 para maging 98? Ha? Siyempre, dahil mas malaki si 98 kay 14, so, mostly, ang magiging ano dito is fraction. So, 1 over 7. No, 14 divided by 1 over 7 equals 98 po yan. Doon po sa mga hindi pa po marunong mag-divide ng fraction, pwede rin kayong pumunta sa channel ko. Baka meron na akong tutorial para dyan. Check nyo po. O, yun. Ang magiging ano rin dyan, 14 divided by 1 over 7 equals 28 din. Parang same lang sa multiplication. So, ibig sabihin po nito, wala rin yan sa mga ano natin, no, choices. Ito pong 4 basic, ano na to, is hindi siya pattern nitong tanong na to. Ngayon, ang susunod nyo po, ito po ha, tips. Kung ano po ang susunod yung pwedeng gawin pag ganito na po, no? Wala lahat sa choices. So, ang susunod yung gagawin na po dito is tingin na tayo sa choices. 16, 23, 8, and 29. Ito po ha, tips lang to. Kung meron kayo bang technique, pwedeng sundin nyo yun. Pero ito po, proven and tested na. So, punta tayo kay 16. Si 4, pag naging 16, ano yung nangyari? Minultiply itself siya. 4 times 4 equals 16, di ba? Si 14 ba, pag minultiply itself mo, magiging 4, ano? Magiging 98? Hindi po. Next na tayo. So, ibig sabihin po nun, no, parang malabo siya. Next agad tayo. Ito mabagal lang ang pagsasalita ko, pero during examination, kailangan maging mabilis yung pag-pick up nyo. Then, sunod, 23. Si 4, paano naging 23? Paano siya naging 23? Parang pwedeng 4 plus 19, di ba? Equals 23. Si 14 po ba, pag dinagdagan ng 19, magiging 98? Hindi po. Oh, so, ibig sabihin yan, move na agad. Pag ganyan, no, pag may naisip ka agad na operation tapos hindi sumakto, move ka na agad sa susunod na choice, sa choices. So, 8. Paano siya naging 8? Ha? Pwedeng 4 times 2. Diba? 4 times 2. Ngayon, si 14 po ba? Pag tinimes nyo sa 2, naging 98? Hindi po, di ba? Pero, ngayon na, ito ha, pero, di ba, nabiview nyo pa sa screen ko yung basic operation? Si 4 at 2, related ba? Related? Di ba? Parang naisip nyo, may relasyon ba sila? Yes po, meron. Dahil si 4, yan po ha, sulat ko, 4 times 2 equals 8 po, di ba? Ayun po, yung sa choice. Si 4 ay kalahati niya ay 2. Di ba? 4 niya po, or si 4, ang kalahati niya ay 2. Kaya siya naging 8. So, kung titingnan po niyo dito sa basic operation natin, times po yan ha. Tingnan niyo po si times.
Si 14, tinimes si 7 kay 7, kaya naging 98. Ngayon, si 7, kalahati siya ng 14. Uy, di ba? Kalahati siya ng 14. Di ba? Kalahati siya ng 14. So, dito po, check to. Check agad yon. Kasi, ang naging pattern sa katanungan na to ay 14 is to 98, 4 is to 8. Ang naging pattern po, si 14 or yung first number, imumultiply mo siya sa kalahati niya. Para ang maging sagot ay yung second number. So, dito, si 4, minultiply natin sa kalahati niya, which is 2, at ang naging sagot ay ito. No, magpuproceed ka pa ba doon? Hindi na po. Kasi dito pa lang, andito na yung sagot. No, hindi naman ibibigay yan ng examiner kung napakaraming pattern, no? So, dito pa lang, check ka na agad sa 8. So, sana po sa munting example na to may natutunan kayo. Kung gusto nyo pa pong matuto ng mga ganito, pwede nyo pong isubscribe yung channel ko. Ang search nyo lang at use your brain 24. No, use your brain 24. Ako po ay nag-upload ng mga tutorial and tips tungkol sa civil service examination at nag-upload din ako ng mga Microsoft Excel formula, no? At marami pang iba. So, kung gusto nyong matuto, pwede nyong i-subscribe yung channel ko. Yun lamang po. Hanggang sa muli. Lagi nyo pong dandaan na araw-araw, use your brain.